Tayo sa ating klase, sa ating eskwelahan na tinatawag nating online Kamalayan Lifelong Learning Center. At ito po ang inyong class or klase. Ang class ay, ang ibig sabihin ay KLASS, Kamalayan Learning Alternative Success System. Ako ang inyong teacher, ako ang gagabay sa inyo hanggang mamayang alas 6, samantalang na tayo ay nagkaklase dito. Ako si Tato Malay. At aking inaanyayahan lahat kayo na sumama o mag-participate sa klaseng ito dahil napaka-interesting ito pag-uusapan ko ngayon. Dahil napaka-relevant nito sa mga nangyayari ngayon sa palahong ito. At hindi pwedeng hindi niyo matutunan ang mga bagay na aking ituturo dahil ako ay talagang I would say plano ng matagal para ma-share sa inyo itong mga klaseng kaalaman na nakuha ko from mamaya ko nasabihin kung saan ko nakuha kasi may iba eh, nasa-shock na kagad eh, kapag sinasabi ko ha, dyan mo yan ba mga taong pinagkukuha mo, yan ba yung mga pinagkukuhaan mo ng information at mukha yatang hindi reliable mga yan. Kayo, kung ayaw niyo maniwala, wala akong problema dyan. Pero sa akin, ako ay talagang nag-usisa. Tama ba yun? Talagang naghanap ako ng mga paraan para makakuha ako ng mga kasagutan sa mga tanong ko na hindi na kayang sagutin ng mga tao. Well, marami akong questions kasi na talagang I would say na hindi mahasagot kaagad ng ordinaryong mga kababayan natin, no? Pero hayaan niyo muna akong share ng aking sa aking grupo, sa mga grupo ko, sa mga Kamalayan members. Marami sila, so kanya-kanya kasi silang page kung saan sila komportable, kaya doon natin sila pupuntahan. At alam niyo naman tayo, hindi naman tayo nagpupwersa ng mga tao na pumunta sa atin. Kung ayaw pumunta, okay lang. Pero ang gagawin ko is basically not hesitate to really look for you kung saan man kayo. At ako ay talagang excited na marating kayo kahit saan man sulok. Ang tanong ko sa inyo ay, sino ba nakakarinig na sa akin ngayon? Sino nakakapanood? Can you give me any feedback? Because I want to know if I'm being heard. Maganda ba ang audio ko? Kasi a lot of times, maraming nagre-react na, okay, Suzanne Gutierrez Garcia, as AC alumni here. Okay, Assumption College, estudyante ko dati, si Suzanne Gutierrez. Oh, Garcia ka na ngayon. Sabihin, nag-asawa ka na. Alright. So may mga taong, kung tayo, may mga dati tayong mga estudyante na ngayon ay magiging estudyante natin uli kung makikinig sila sa atin hanggang mamayang alas 6, no? Alright, so Suzanne, ano ba talaga tawag sa Suzanne? O Susi na lang. Okay, audio, malakas. Okay, sabi ni Kamar. Okay, thank you. Kasi talagang inayos ko yung audio eh. Kasi for two videos, medyo nagkaroon ako ng problema. Kasi iba pala yung setup ng audio ko sa phone at saka sa laptop, no? So ngayon ay, alright, very good audio and good looking pa rin. Oh, okay. Alam niyo naman, hindi tayo tumatanda. Buhok lang natin ang nag-iiba-ibang kulay. Pero ngayon nga, usok-usok ito eh. Karamihan nga ng mga taga-showbiz ngayon na nakita ko,
talagang ako lang ginaya nilang buhok. Ang yabang, no? Ako ang ginaya nila. Eh, kasi naman sila, nagtitina na matagal na. Eh ako, eh, hindi ako nagtina. So, talagang pinakita ko ang itsura ng buhok ko. Ha? Anyway, so we can start now. So, I think I have a good video here. So, habol na lang yung iba, no? Kasi sayang naman yung oras natin. At ang topic na natin ay, how do we awaken ourselves and others? Remember, last Tuesday, I actually talked about why we are where we are right now. Bakit tayo nandito sa kinalalagyan natin kung saan ay na-lockdown tayo. Tumigil lahat ang nangyayari. Tumigil lahat ang mga trabaho, eskwelahan, for that matter, lahat ng activities, no? And so parang nagkaroon ng end of the world. Pero hindi naman yung end of the world literally na nakakatapusan na ng mundo, no? Ito yung end of what we were doing. And so parang we started to actually feel the loss of something that was really with us for the longest time. Ay, mga dati natin nakagisnan, mga ginagawa natin dati. So, ang nangyari sa atin was we became depressed. Kumbaga parang we were grieving. Up to now, we're still grieving because of that loss. Ano bang nawala sa atin? Our way of life. Basically, we lost our way of life. Many of us. Nawala na trabaho. Nawala ng mga dati nilang ginagawa. For that matter, talagang tumigil lahat. And somehow, ito na ngayon ang naging tanong eh. Where do we go from here? Hindi, una-una, ang tanong is, why are we here? Yan ang in-answer ko last week eh. Why are we here where we are now? Why are we experiencing this particular situation that we are now into? Itong pandemic, bakit dumating sa atin? Alam mo, okay, sige, ganito na lang yan eh. Kung hindi pandemic, can you actually, I'll give you choices. Basta definitely lahat ng choices hindi maganda. Anong pipiliin nyo? Pandemic, katulad ito ngayon, o gera? Gera. Na talagang World War III, ganyan. Or, climate change. And talagang nagbago na talaga. Totally, kumbaga bagyo, lahat, kumbaga pag mamainit, talaga mainit. Ayan, anong pipiliin nyo? Ha? Di ba, somehow parang itong pandemic eh mas welcome sa atin kaysa sa yung other two choices. Eh, hindi ba ganun ang scenario talaga na pwede mangyari sa atin eh. What do you mean by ganun na scenario? You remember, I was telling people 2014. Not in 2014, but in 2006 when I came out with my book, I wrote in my book, because of what we are doing at that, during that time and up to now, lately, because of before the pandemic times, I was telling people, alam nyo, pag hindi tayo nagbago, matatapos lahat ang mga ginagawa natin. Like for example, I'll give you a good example. For me, no, I actually had a hard time already going to my place of work because of traffic. Sobra na eh. Ano nangyari? Masyadong nagkaroon na ng it was kind of crippling already, no? We became crippled in a way. We couldn't move eh, because of this traffic situation we were into. Kung saan talaga eh, parang ito, araw-araw na lang, imbis na dati 20 minutes wala nakukuha yung isang pupuntahan mo eh 3 hours or 2 hours. So kanya, no? And so every day yan ginagawa mo. Sabi ko, this is madness. This is a situation na talagang masasabi nating
it's crazy already. It was happening, no? So ito ang tanong, how long can we endure ganyan ako? Kaya sinabi ko nga na because of these situations that we were attracting already, or not just really attracting, but we were creating. Kasi sinira na natin ang lahat eh. Diba? Sinabi ko, sinira natin ang ating environment, ang ating kalikasan, tapos ano pa, we were doing jobs. We were doing work. Now we were not happy. And so we were a miserable lot. And somehow, parang, ano ba ito, pahirap. Imbis na masarap ang buhay, napakahirap ng buhay. And so we were suffering, we were struggling. And so was sabi ko, is this the kind of life that we were supposed to be experiencing? Up to, I mean, yun na, pag-graduate mo ng college, saka alam mo, gaganda na takbo ng buhay mo. Eh, hindi. Mas lalong naging grabe, no? Of course, you were earning. But then again, yung ina-earn mo, actually, buti sana kung bumayad lang ng utang, eh. Mas malaki pa yung utang mo ngayon na hindi mo na kayang bayaran because of, kasi nga, we were just earning wages or salaries. And then somehow, nagka-inflation na, nagtaasan ng mga kuan, mga bilihin, and somehow, nagbago yung halaga ng pera. So, yung kinikita mo ngayon, kulang na. So, parang, is it worth it? Na ito yung ating pinaprepare in, I mean, when we were in school. And then, somehow, parang, is this all there is to it? Yan ang kuan. So, yan ang aking topic. I discussed 16 characteristics of an awakened species. Hindi ko na umpisahan yan uli dahil mahaba yan, 16. Anyway, mamaya I will just start talking about them as we go along with our class today, no? So, I'd like to say hi first to Marichu, Love. Uy, Love. Ang ganda na apelido mo, Love, L-A-V. And of course, Victory Fernandez. And of course, si Kamar, the Akonaya. Si Kamar is a friend who had been also in this kind of a study. Kumbaga itong way of life, itong way of thinking, pareho kami halos. Alright, so now, ang tanong ko is, how do we now become awakened? Or how do we awaken ourselves? How do we awaken other people? Alright, I actually posted, before I go into that, I posted earlier in my Facebook wall, a status saying, I mean, I was inviting people to watch our episode for today. But I mentioned something there. And I said, I am heretically, I used the word heretic, heretically changing the way people think about God. Alright, why did I say heretically? Because many of those who had been able to listen to me in the past, sabi nga nila, alam mo, nakaka-shock ka. I mean, maganda naman sinasabi mo, kaya lang shocking. Especially when I talk about God. And sabi ko kasi, the problem is, we have this understanding of God na hindi, na imbis na makatulong sa atin, para bang it caused more problems. Imbis na maganda yung relationship natin with God, it seems that we created more of a misunderstanding as to what God is all about in our life. And so, yun ang gusto kong ma-address. And somehow, I did a lot of research and I came up with answers. And my answers did not come from people. Ina naman tayo. And did not come from people because I couldn't get
I would say, valid or reasonable answers from the people I have been talking to or reading about in terms of their books or their explanations as to who or what God is. And saan, ang tanong ninyo ngayon, saan ko kinuha ngayon yung aking information as to who God is? All right, remember, God is the God of the universe, right? If God is the God of the entire universe, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? If God is the God of the entire universe, what do we mean by that? Lahat, buong kalangitan, buong outer space, buong galaxy, which is, we are composed of several galaxies. In our galaxies, there's one of the millions of galaxies out there. And somehow, ang tanong is, isa lang ba tayo na on Earth na may buhay? Are we the only ones living on a planet? Parang mo nakakataka kung sasabihin yung oo, bakit ganun? Sabihin sa dinami-dami ng planeta, isa lang tayo. May mukhang hindi totoo yun. And so I came across, well, let's put it this way. I don't know if you would actually appreciate what I am going to share, because basically I resorted to those who actually channeled spirit guides, channeled ano pa, mga ibang what do you call guides ba? Basta yung spirit guides, huh? Or angels, or God for that matter. May ibang guides, may ibang chinachannel, mga ET, extraterrestrials. And why do I actually know about this? Because, well, ganap na yan sa YouTube eh. I mean, kung ayaw maniwala, well, it's all up to you. But ako naman, I got interested lang. And I tried to look for their answers to my questions. And somehow, they were the ones who gave me the kind of answers I wanted to hear. Sabi ko, my God, bakit ganito? Ang kaganda ng sagot nila, which is practically what I would really believe in. And yun na nga, tinag-compare ko lahat ng, of course, there were different ETs, no? Hindi naman sasabihin mo isang ET lang sa isang planet. May ET from another kind of dimension, no? So, yun ang mga nakita kong mga meron dyan, nakasalat dyan. And somehow, when I actually listened to all their answers, they actually said the same things. Nagkakaisa sila. And since we, yun na nga, we have one God. Sa kanila, totoo, there is only one God. And that same God that they actually know is the God that we also know. Eh bakit dito sa ating mundo, mukhang iba-iba ang Diyos natin eh. Iba ang Diyos ng ibang reliyon. Itong reliyon na ito, pumunta ka dito, iba na ang Diyos. Para bang iba ng paniniwala dyan. But these extraterrestrials, ETs, were saying the same things. And they were talking about not commandments. Because the commandments, sabi ko nga, ito nga eh. Palagi ko sinasabi ito rito and marami nang nagagalit sa akin. Dahil, ano ko ba? Kristiyano ko ba? Bakit hindi ka naniniwala sa commandments? Naniniwala ako sa commandments. But commandments are rules. Because maraming pasaway. Remember, commandments, it's a rule to follow. And in some countries, some rules are being changed. Some laws are being changed. And some commandments are not followed. Some other religions, some commandments are not followed. Ayan, ganyan. Now, ang tanong ko ngayon is, what did I see with these extraterrestrials? They didn't deal with commandments alone. Of course, not yun yun. Pero they didn't have to eh, because they were on a higher level. Ang ano nila eh, they were called higher evolved beings. And somehow, wala na yung mga pasaway sa kanila. May ibang mga ETs na sasabi nga nila na, yes, not everyone are highly evolved.
They might be highly advanced, but not exactly highly evolved. Highly advanced in terms of, you know, their way of thinking, yung mga technology nila, yung mga spaceship nila, highly advanced sila, pero not highly evolved in terms of yung consciousness sila. So, pareho din tayo. So, may ganyan, may level. But most of those I actually tried to study were yung tinatawag natin HAB. So, according to yung sa Conversations with God of Neil Donald Walsh, ito yung mga higher evolved beings or HEBs present already within our, I would say, constellation. Yeah. but some of them are already with us here in this earth. They assumed a human body as well. So, huwag kayong magtaka kung 80 pala yung katabi na ninyo. And eto ngayon, two years from now, you might just encounter already live extraterrestrials who are going to talk to us or meet with us. And somehow, yun nga, dapat huwag tayo matakot. Huwag natin sila garahin. No? Kasi nga, baka mamaya magpadala kagad tayo ng mga nuclear missiles. Aming mga missiles para targetin sila. Ayaw nila yun. Because they want to just help us. They're not going to change anything for us. They're not going to do anything for us. It's still us who's going to do it for ourselves. Because yun nga, sabi nga nila, God gave us free will. You were given free will. And so it's all up to you as to how to change what is supposed to be changed in you. And so what did they follow? They followed universal laws. Universal laws. The law of gravity is not a universal law because in some parts of, in some planets, they don't have gravity. Kasi they don't have a body. They don't have a physical body. So they are more of just plain spirit or energy. So they don't need, I mean, that's why they don't have gravity there. Dito sa Earth, dito may kailangan ng gravity because we assume a physical body. So kailangan hindi tayo lulutang-lutang sa ere. Alright, so, okay. Ano ba nangyayari sa inyo? Wala kayo. Wala nagbibigay ng comment, ah. Sige, tuloy lang ako rito. So, aside from, I said, I'm trying to change what the concept of God is in terms of how people really perceive God. That's what I do. And I have been sharing already exactly what God is like. And I will not talk about that today because I had discussed that in my other previous classes or videos. Now, the thing is, what are our, well, aside from that, that's one of my goals, to really change the mindset of people about God. And another goal ko, really, in what I'm doing here in my Kamalayan advocacy, is to awaken people, awaken ourselves, para lang talagang kumanda na ang takbo ng mundo natin. And this is exactly the time now. Tumigil nga lahat eh. Kaya nga ngayon na natin kailangan magising. We have to awaken ourselves now. So, how do we really now awaken ourselves? Alright. So, I am not saving the world. I'm not here to save the world. No? Sabi nga nila, so Jesus saved the world. So, basically, it saved already. So, nobody needs to save it again. Alright? I'm not here to save the world. I'm not definitely doing that. But what I do is I help people become aware of who they are. Kasi pag hindi mo kilala sarili mo, you don't know what you need to change in you. And you don't know what will make you happy. So, importante yung maintindihan natin kung sino talaga tayo. We are spiritual beings having a human experience. That's really who we are. Spiritual beings. So,
We are not just human beings. Kasi ang daming tao na akala nila, tao lang sila. Ako talaga, yung man, may kanta pa nga yan, sapagkat kami tao lamang. Hindi tayo tao lamang. We are spiritual beings having a human experience. And when you say you are a spiritual being, you are a spirit. And Ina, first and foremost, is you are a spirit. And if you are a spirit, what does that mean? You are one with the divine spirit or divine source or with God. So we are one with God. Yan ang dapat natin naiintindihan palagi. Hindi tayo hiwalay. Because we are spirit. We are spiritual beings. So definitely, we're not supposed to think that we are sometimes separated from God. We may not be aligned with God or with the source because it is our choice not to be aligned. But definitely, we are always connected to God. Yun. God is love, sabi ni Kamar. Omnipotence, truth. Ayan, tama-tama ka. Sige, maganda ito, basahin natin. Bakit hindi lumalabas sa aking camera? Sa aking phone? Ang comment ni... Yun, God is love, omnipotence, truth, omniscience, freedom, omnipresence. Yeah, alright. Alright, we have freedom, we have free will. Huh? God is love, God is freedom. God is practically infinite. Yan. Tignan ko na. Alright, thank you. Thank you, Kamar. Alright, so, ito nga. If you are now able to understand that we are not separated from God, and we are one with God, and we are children of God, what do we actually now understand with that? By that? We have, actually, God inside us, since God is sabi nga omnipresent. God is in us everywhere. God is everywhere. So God is among animals, among plants and trees, among the birds, and also with us. So if God is within us, where is God in us? Remember, we are called the temple of God. I mean, our body is the temple of God. So definitely, God is within us. All right. So if God is within us, and ina nga, God is omnipotent, all power. So what does that mean? The God within us is the same God that is omnipotent. So all powerful. So we have that power. Yan ang hindi palagi na naiintindihan o nakakalimutan ng karamihan sa atin. Kasi nga, if we have that power, bakit tayo ngayon parang mukhang kawawa? Kaya pala natin eh. Remember, God is not doing anything for us. Kasi God can really change everything in an instant kung talagang gustuhin na yan. Mawala yung pandemic na yan. Yung virus. And kaya-kaya naman tanggalin yan eh. But God promised us one thing kasi God gave us free will. So, sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo. Kaya niyo yan. Kayo ang may kakayahan na gumawa ng paraan para mawala yan. So, that free will is with us. And that is our power. We can do anything. And that is exactly why we are here. To actually, you know, experience the earth or itong mundo natin, but also ito maganda, you know, God is actually not going, sabi ko, if God is not going to do anything for us, so sino ang gagawa? Tayo. And somehow, why are we now being left in the cold as to how we will be doing this? We are not left in the cold because God is working through us. Remember, God is within us. Eh? Di ba si Jesus nga, every time He makes a miracle, ang sinasabi niya, it is not me, but the Father in me that doeth the work. Oh, nasa Bible yan, ha? Huwag niyong sabihin, hindi ako sumusunod sa Biblia. So, the God is in, the Father in me that doeth the work. So,
we have that God power. So if we have that God power, why aren't we using it? So ito na yung importante, kailangan natin maintindihan. How can we now harness that God power? We have to be aligned first. How do we align ourselves? Remember, who is God and what is God? Di ba God is love? If love is God, if God is love, so basically, we have to use love in terms of how we go about doing or creating everything that we can create in this world. Eh kaso, hinaluan na natin ng kung ano-ano, ah, wala yung love. Yun na nga, hindi na tayo aligned. Kasi for us to be aligned, we have to be aligned with that particular love. And remember, God gave us unconditional love. And somehow, we are supposed to actually practice as well. And that is one of the characteristics of an awakened being. We are supposed to be loving unconditionally as well. Alright. So, yan ang importante maintindihan natin. So, that is what we should remember. That's what we forgot. That we forgot who we are, that we are actually spiritual beings. Alright. Since we are children of God, we are God as we. I'm not saying I am the God. I'm not saying you are the God. We are children of God. We are God as we. In terms of the substance of God, the attributes of God, we have them. So, yan ang importanteng maintindihan natin na meron tayong ganyang klaseng power. We are more than Superman. We don't just have superpowers. We have divine powers. So, bakit natin hindi ginagamit yung divine power na yan? Yan. So, mara. Ako iinom muna ng aking... Okay. Alright. So, we have that divine power. Alright. Alright. Sino pa ba ang nag-gado natin? Si... Uy, sila, Mines is watching. Bo Cerudo, hi Bo, kamusta na ang aking kaibigan na sikat na singer. Richie Malay, ayan, pamangkin ko. Jenny Miraflores, uy, kasama ko dati sa, ano to, sa Puesto Community Mall. Irene de los Santos, alright. And Ardy de Choso. Oka, uy, si Oka Robes, my former classmate in FEU. Si Virtri Fernandez is watching, Lulu de Guzman and Marichu Love. Alright, so, tuloy-tuloy tayo sa ating discussion ngayon. Again, as I've said, we have that divine power. At that power actually is supposed to be used by us. How? Remember, God will not do anything for us, but God has desires as well. Ah, si God? May desire po ba si God? Diyos na kaya, nagde-desire pa? Uy, bakit? Eh, infinite siya. So, He can desire for other whatever. Kaya na, palagi nag-expand ang universe because basically, He desires for more. God desires and somehow, para bang that desire, that divine desire, is in us as well. And that is what we are supposed to be using. Ang nangyayari kasi sa atin, we have a lot of wants. Gusto natin magkaroon ng magandang kotse. Gusto natin magkaroon ng magandang bahay. Gusto natin magkaroon ng maraming pera. Alright, okay, no problem with that. Ibibigay naman sa iyan eh. But really, yun ba ang gusto mo? Kasi kung yan ang gusto mo, talaga mapapasaya yan. Eh kung yun lang ang gusto mo, dahil gusto mo pangyabang, gusto mo pumorma, gusto mo lang ipagmalaki, mukhang you are not actually thinking of it in the right context. And again, as I've said,
cannot have anything that you want, because when you say you want something, that means you don't have it. And in our universal law, if you don't have it, you won't get it. So you have to have it first. And we have already everything in us. We just have to create it in our outside world. So ano ang gusto mong i-create sa outside world mo? Ano yung dinedesire mo? Yan ang sabi ko about this desire that I'm talking about now, this divine desire. Is that what God actually wants to have or to experience through you, through us? Hindi ba? God is exactly experiencing everything through us. How? Through our desires. Because kung ano yung desire mo, yun din ang desire ni God. And God always says yes to what we want or what we desire. Oh, anong kanyo doon, reaction nyo doon? God, anything that you desire, God always says yes. Ang tanong ng iba, bakit hindi ko pa nakikita? Bakit hindi ko nakukuha? Eh, kasi you don't match. Remember, we're gonna discuss it again. You have to know who you really are. We have what we call vibrations. We have feelings. We have emotions. Yung thoughts natin become actually feelings. And then we feel something and then they become emotions. Emotion. Energy in motion. And because of that energy, there is that vibration. And that vibration actually now becomes a material thing. No, I'm sorry. There is a frequency that actually would receive that vibration in terms of, yun nga, di ba, kunyari, ABS-CBN, nagtatransmit sa tower nila. Kasi yan ang pinag-uusapan palagi eh. Ano yung franchise na yun? Actually, hindi naman talaga yung importante yung franchise eh. Oh yeah, franchise, oo. Pero yung frequency yung pinagtatalunan nila dyan eh. Because isa lang talaga yung frequency na yun eh. Yan, yung frequency na yun, naka-assign yan sa isang TV channel na sino ang nakakuha ng franchise, pwede siya mapunta doon sa frequency na yun. At yung frequency na yun, kung ano yung tinatransmit po programa, yun ang marireceive doon sa frequency na yun. So kung channel 2 yan, doon sa frequency ng channel 2, mapupunta yan, hindi sa frequency ng channel 5 o sa frequency ng channel 7. Kanya-kanyang frequency yan. Kung sa radio yan, ang frequency is basically what we call revolution. I mean, tama ba? Revolution per minute. Oh, cycle. May ikot yan eh. RPM. Ang tawag doon. Kaya nga, ang kwan dyan is how many cycles, kilocycles pala, yan, would a frequency actually turn at a certain frequency. Kaya yung mga numbers na nakikita natin, like for example, kung sa AM, ang ABS is 630. So, 630 times per minute ang ikot nun para mapunta ka doon sa frequency na yun. Yung pag-ikot ng energy na yun, cycle. And then, kung gusto mong mapunta sa double B, I think double B is 5, mas ahead ng double B. 594 yata, whatever. So, dun sa 594 naman, mas mabagal. Mas mabagal siya. So, mas mabilis, mas mabagal. Mayroon ganun. So, ang mga frequency dun sa pinakadulo, on the right side of a radio station on AM, andun ang pinakamabilis na takbo ng revolution per minute, per cycle, or kilocycles, mas mahina na ang signal dun. Kasi, napakabilis ng anyway, so that's very technical for some, pero kung communication student ka, you should understand what I'm talking about. Anyway, so and ito tayo again, going back to that frequency that we have created that frequency through our vibration. And then sabi ko nga kung gusto mong magkaroon ng magandang mahal na kotse, you know, yung brand new na 2020 na ano ba, gusto mo at yung mga nakikita natin mga Jaguar or
or ano ba mga magagandang models ngayon. But anyway, basta itong latest model. Ang tanong dyan is, if, for example, itong if you want a Lamborghini would cost something like how much? I don't know kung 6 million pa rin ito yan. Mga 6 million pesos or 10 million na yata ngayon, whatever. Ang tanong dyan is, do you match that particular cost of that car? What do you mean by do you match? Alam mo ba yung halaga nung kotse yun? Pag tinatakbo mo yan at daladala mo yan, pag minaintain mo yan, how much maintenance ang gagastosin mo dyan? Can you maintain it? I mean, can you actually afford it in terms of who you are, in terms of your consciousness? You don't necessarily have to be rich to match it, because if you match it, now if you don't have the money, it will come to you, and that's how people get what they need, they want. I mean, what they desire. Na hindi nila binili, but because they matched it, they actually acquired it. They got it, and that's what I'm teaching here. People don't know exactly what to do with their lives. Akala nila, kailangan lang nila talaga maghanap ng trabaho para kumita ng pera, para makaipon, para makuha nila yung gusto nila bibilhin. Na para gagamitin nila or para sa pabuhayan nila o sa buhay, kakainin nila, whatever. So, yan ang ating ginagawa. But more than just looking for a job, we can create. Ngayon nga, wala lang ang job eh. So, saan ka pupunta ngayon? Wala ka applyan. Online. So, can you create that market? Okay, so if you can create the market. But what if you can create it from nowhere? From zero. Wala kang ginagawa, wala kang trabaho, wala kang ano. Pero you want something. Yung iba, ang sinasabi nga na, well, I can pray. Yes, definitely, prayer works. But the right kind of way of praying, because not everyone knows how to pray correctly. Diyos ko, bigyan mo ako ng ganito kasi talagang hirap na ako. That if that is the kind of prayer you do or you use, definitely you will not get what you want. Pero pag sinabi mo, thank you, nandun na kaagad yung gratitude, thank you Father for all the blessings I am receiving, kahit na wala. In terms of, kasi nga, basically, you are already creating it in your mind, in your consciousness, that you already have it. And because since you have it, it will be given to you. Remember, ask and you shall receive. Hindi naman sinabi, ask, work hard, and you shall receive. Or ask, pray hard, and you shall receive. Ang sinabi lang is, ask and you shall receive. Ano intindi niyo doon? Wala naman sinabi sa Bible na iba pang kwan eh. Ask and you shall receive. But more than just asking and receiving, of course, since you have received it already, the principle works this way. If you have received something already, anong kailangan mong gawin? Magpasalamat ka na. So you thank in advance already. Thank you. Thank you, God, for giving me this. Sabi ng iba, lokohan na yan eh. Hindi lokohan yan. That's a principle. And that's a universal law as well. Ask and it is going to be given. That's a universal law. Even the extraterrestrials do it. They know it very well. And that is what you're supposed to learn. Ako nga, I've been around the world several times. Did I raise the money? No. I didn't even think of really. Sabi ko, I will just wait for that time na maka-retire na ako para maka-travel ako. And during that time, I was just really wishing or really desiring na makapunta na ako sa mga countries na gusto ko. And yun na nga yun. The key there is, will that make you happy? Yun na naman palagi eh. Anything that you want, will that make you happy? If it is going to really make you happy, the faster it will come to you. Pero kung wala lang, gusto ko lang, hindi ko naman feel talaga, pero kung darating, okay lang. It might come, pero matagal. Or it might not even come at all. Pero kung talagang nandun yung excitement mo, enthusiasm,
nandun yung happiness and joy, definitely you will get it. That's exactly the secret. Na hindi tinuro sa The Secret. Anyway, everything kasi is spiritual. So, hindi ka pwedeng maging, even money is spiritual. It's energy. Alright, so to continue. So, I'm here in this world to assist really people who are not really having a nice time living in this world. Dahil nga, kumbaga, parang problema nila palagi is kabuhayan nila. And I'm here to try to make them understand exactly how it is really like in terms of being able to use that God power inside us, that divine power. All right. Ang isang bagay na kung natin maintindihan dapat natin palagi is, that desire of God, that divine desire of God, is the one that creates or that fuels creation in this world. That's why nga, nag-create ng maraming planets and universes because of the desire to expand infinite. Talagang malawak. Talagang malaki. So, ang tanong dyan is, how big are your dreams? Because, kung kakapiranggot lang naman ang gusto mo, madali lang yan. Pero yun ang nga why would you now settle for less when you can have more? If you have God in you, why would you want to settle for less? Sabi mo lang, yung tama lang sa akin, makakain lang akong 3 beses sa isang araw. Bakit ayaw kong kumain ng 5 beses na 2 beses, may merienda ka sa umaga, may merienda ka sa hapon, aside from yung breakfast, lunch, and dinner mo. Di ba? Mas maganda. Bakit masyado kayong nagtitipid? Kasi yan yung problema natin. Pag nagkaroon tayo ng ganyang klaseng pagtitipid, everything will be limited. And, para mo iniinsulto ang Diyos sa buhay mo. God wants you to be happy, to enjoy a lot of things. Eh, bakit mo pinahihirapan ang sarili mo sa mga maliliit mong mga gustong makamit, mga bagay, when you can actually enjoy the best? You have the freedom, really, to be able to do it. Because God gave us that freedom, that free will. So, bakit ka nagdilimit? Yan ang hindi kasi natin alam. Yan ang karamihan na parang maling turo sa atin. Alright, God's desire is not that humanity would become fully awakened. Kasi yung iba, kung tulog pa talaga, ayaw magising, okay lang yan. Hindi naman talaga kailangan magising lahat. Ang gusto ng Diyos somehow, a majority. Kasi, remember, sino ang nagdi-dictate ng takbo ng buhay natin sa mundong ito? Ano ang nangyari ngayon? Bakit ganito, negative ang mga pangyayari? Because majority of our people had this kind of consciousness, yung tinatawag natin negative collective consciousness. Negative collective consciousness, majority of them. So, kailangan baliktarin natin yan. We have to have more people now to have a more positive collective consciousness. Remember, collective, hindi pwede individual, hindi pwede isa-isa lang. So, importante, magising. Kung sino man yung dapat magising na, paramihin natin yung mga magigising dyan. Kasi kung hindi pa sila magising, kung konti pa lang talaga magigising, wala rin mangyayari. We cannot create the kind of wonderful world that we want in this particular lifetime. So ngayon, ang ginagawa ko is kinakalimba ko na lahat. Ginigising ko na lahat na matuto na kayo. Mag-isip na kayo ng tama. Ito yung aking sinasabi sa inyo na kailangan maintindihan nyo nyo. Ito, ito from the book of Conversations with God, book 4, as to how to awaken the species. And God said to Neil Donald Walsh, sabi nga,
God's desires that humanity be fully awakened, but that we always be empowered to have and to create, to express and to experience whatever you wish, that your preference be fulfilled. Preferences. Huh? Ito, sinabi. To be able, ay, kasi nga nasa atin yung power. So we have also the divine desire in us to create, to express, and to experience whatever we wish. Kung ano man yun. Walang problema. Hindi kapipigilan. Ang importante lang is, hindi makakasakit ng kapwa. Yun lang yun. Basta hindi ka makakasakit, walang bawal. You can have, you can do anything you want. Wow. Hindi ba ang ganda? Bakit natin binibigyan ng problema ang ating buhay na ganito? Napakakawawa natin talaga. Ito ang nangyari ngayon. Ako eh talagang, I can really feel it, no? Sayang eh. Kasi nga, hindi natin dapat na-experience ito eh. Kung talagang gising lang tayo eh. Come here again, sad. We are children of God. We are enfleshment of God. The whole universe is the body of God, Christ. That's true. We are really God as we. We have that power. Power talaga yung mga nasa networking. Power! Ganyan sila lang ganyan eh. What if you have that divine power? Power! Mas grabe. Nahiya lang ako sumigaw dito. Baka magtaka yung nanay ko. Ano yung pinagsasagoy at pinagsisigaw ni Tato sa labas? Okay, alright. So, thank you, Kamar. Anyway, so, life is all, I mean, ito na nga. So, we can really create anything we want. We can express. We have to express an experience. We came here for the experience. Hindi ka pwedeng nanunood lang. Hindi ka pwedeng nagmumukmuk lang. Even if, for example, nandito lang nga tayo sa bahay lang. What are you experiencing now? Huwag mo sabihin wala ka na experience kahit papano. Marami tayo pwede ma-experience kahit na we're just limiting our movements at this point in time. Pero, marami dyan. Like, sa pagkain na lang. Oh, pag kumakain tayo, kahit ako konti lang yung pinakakain natin, no? Pero, how are you able to enjoy your food with your sense of touch? Kasi we have, how many senses? 5 senses. We have also the 6th sense. Yung third eye natin. We also have, ito yung pinaka-importante sa lahat na na-ignore kadalasan. We have what we call the real most important sense, common sense. Importante yan na may common sense tayo. Yan ang hindi karamihan meron. Ang daming intellectual sa atin, ang daming inteligente, ang daming nasa politiko, nasa gobyerno, na ang pag-iisip nila, oo, they might be intelligent, very intelligent, but they don't have what we call common sense. Yan. So, yan ang importante that we have to understand. So, again, yun lang nga, as I've said, we have those senses, the 5 senses and the 6th sense and then the common sense. And so, you know, every time we eat something, how are we able to enjoy it? Ako talaga ninanamnam ko eh. Like talagang, kumisa din ko na nga pinaghahalo sa kanin eh. Minsan sabi ka ng sister ko, bakit ganun? Kasi she cooks for me. Like she would actually cook me fried eggs in the morning. Yung fried egg na yan, hindi ko kinakain na may kasabay na kwan, na kanin. Kinakain ko yan talaga solo. Kasi gustong-gusto ko lasa nung fried egg na yun. So talagang, ayoko pag nahaluan na kasi, nadadilute eh. Nahaluan. Of course, pwede naman yan. Kasi we are also supposed to be able to mix a lot of flavors as well and experience new things. Pero there are times na gusto ko puro yung kinakain ko na talagang, yun talagang
lasang yun hinahanap ko at that moment. Pero I am open to all kinds of food tastes. That's why I enjoy watching mga TV shows like in that of Sandy Daza. I really watch his program sa TV, no? Kadalasan. Kasi he talks about food, and even si Claude Tayag, no? Claude Tayag would actually go around all over the Philippines and look for the best kinds of native delicacies, and somehow parang how they were made, talagang binubusisi niya yan at next pinapakita na sa TV kung paano nangyayari yan. And somehow just watching that, nalalasahan ko na eh. And of course gusto ko rin ma-experience talaga. That's what we're supposed to do. Pag natapos itong lockdown na ito, first thing I do is go to mag-open na uli mga buffet yan. Masarap ang mga buffet, lalo na kung mga, of course, yung mga international dishes lang dyan. Anyway, so yeah, let's continue. God's function is to empower you. God's function is to empower us to make happen what we wish to make happen. Yan yung wish ni God sa atin eh. Ini-empower niya tayo. Gusto niya ma-empower tayo to make happen what we want to make happen. Kasi nga, wala dapat imposible. Pwede lahat. Pwede lahat mangyari. And God will not do it for you. You have to do it for yourself. But God does it. God helps us through, that divine power. We have to use that divine power by aligning first with God. God's role is to give us the freedom and the means to create our reality, produce our own future, generate our own outcome. That's a very important thing to actually remember. God's role, yun ang pinaka-role ni God sa atin. Eh. Kasi nga, when people tell me, when people ask me, ano ba talagang Diyos sa'yo? This is what I believe in. The kind of God that I believe in. God's role is to give us the freedom and the means to create our reality, produce our own future, generate our own outcome. At the point is to keep us, and the point rather is to keep us in the role of creator. See, the word creator is supposed to be in us. We have to create. Kasi ang tinuro sa atin, wala tayo, kawawa tayo. And then dumating yung the secret law of attraction. Yan ang naging ko natin. Attraction, we have to attract. And ngayon, hindi natin na-attract yung mga gusto natin. Bakit? Kasi nga, may kulang pala. Hindi naman talaga na-attract. Because everything already is in us. Everything already has been created in this world. And all you have to do now is to create it outside, manifest it outside by matching the frequency, by matching the vibration, or creating that vibration. Actually, what we create is the vibration. How? Again, with our feelings, emotions. We have to energize ourselves and to be happy with what we want. So if you want a new car, a Lamborghini, kunyari, gusto mo talaga, grabe ka eh, mayabang ka eh, gusto mo yun. Sige, Lamborghini. Pero feeling mo, talagang, wow, sarap pa ang tarim. You want it for the right reasons, not for just making porma. You want it because you are stylish. Gusto talagang, faddish ka. Gusto mo yung uso, yung pinaka-latest na sports car. Wala problema doon. But again, as what we always would say, are you doing it because it will make you happy? And are you aligned with God when you are desiring that? Which means it is done because you really sincerely want it. Not to just, brag around, but for you to enjoy it. And there's no problem with that. You can have it. Walang masama. Ang tanong lang dyan is, para saan mo gusto? Bakit mo gusto yan? Kung pagyayabang mo lang, Even, for example, with
talents, our talents. If we have a beautiful face or a handsome face and a beautiful voice, ha, maganda ang boses po para maging recording artist ka, and gusto mong gawing career yan, ang tanong dyan is, why do you want now to do it? Gusto mo nang ipagyabang na sasabihin mo, ang galing-galing ko, ang gwapo ko, ang ganda ko, so pwede ako sumikat? Or because you want to share what you have? Because it, you know, by sharing it, you know, you can make other people happy. And at the same time, you are happy as well. It's not because you want to prove something to yourself. No. It's just that because it's because you are enjoying what you're doing. Yan lang naman yun eh. So, the moment you enjoy what you're doing, everything will just happen for you. Eh, ang dami nga dyan, nag-audition eh. Hanggang ngayon, well, natanggap, nagkaroon ng project, pero hindi naman sumikat. Ano nangyari? Eh, wala. Ang dami sa record bus, kung pupunta ka rin. Nakikita mo rin, nakahilera lahat ng mga dati, mga CDs, makikita mo dyan. Ang daming kanta, ang daming ano, pero parang sino to, artist na ito, sikat ba ito? Wala, ang daming ganyan, wala. Pero ang sabihin, sino yung mga nag-stand out? Well, those who are really enjoying what they are doing and they love to share it with other people because they know they're making others happy as well. Nasaan yung pera doon? Wala. Hindi nila inisip, ay, ayoko, pag wala pera, huwag na lang. There. They will even do it for free. Di ba? Kadalasan naman sa umpisa, libre yan eh. Hanggang mamaya, since ang dami na humanga sa'yo, doon ka na naniningil. Pero sa umpisa talaga, wala namang pera dyan eh. And so bakit ka ngayon parang naging pera na lang o mukhang pera na lang? Hindi rin masama yun. Ha? Kailangan mo rin ng pera, bakit hindi? Pero ang ibig sabihin yan, will you just do it for the money? Or kahit na mawala ang pera, kunyari sumikat ka na nga, at wala na nga yung pera, wala ka ng show, will you stop singing? Maraming ngayon tumigil sa pagkanta. Pero yung iba, hindi. Nag-online, nag-concert online, walang pera, walang nagbabayad, pero they were just happy, you know. Ha, mga sikat ito, ha. They were performing online. And there were even, some of them were raising money, funds for a cause to help other, others who are in need. So, yun ang importanteng maisip natin. We have that kind of power in us. Why are we not using it? Kailangan na tayo magising na tama. Hindi yung makakaano lang tayo para sa sarili natin. Okay. So, palang dyan is kayo ba ay ang tawag dito? Alright. Meron ba tayong mga questions dito? Sino na ba ang Juan? Bakit parang nabawasan yata ang namunod? Meron pa. Uy, I'd like to say hi to Dr. Josephine Senson Caluag. Si Dr. Josephine Senson Caluag used to be with De La Salle College. I met her in her place in Marikina. Kamusta na, Dr. Josephine? I'm glad she actually told me that she really watches my classes. I mean, itong mga videos ko. I'm so thankful. Alam nyo, nakakatuwa. I mean, a lot of people really, especially yung mga may PhD, nanunood talaga sa akin. I know of something like 5 of them. They really watch. And sabi ko nga, kayo na nga yung may PhD naman pa kayo. Ito nga yung talaga, these are the people who really love to learn new things. That's why nga siguro umabot sila din sa pagka-doktor nila, no? Magka-PhD sila. Because they really love to learn. And marami sa atin, that was what we don't know. Well, that is what we don't do. To learn new things. A lot of things now we have to learn again because many of the things we had learned in the past, hindi na pwede yan. Pasay na yan. We have to now learn a lot of new things now. So we have to study again. And again, as I've said, in my school, it's called
online Kamalayan lifelong learning center. You don't graduate. You keep on learning at whatever age. Eh, katulad nyo, ito sila Dr. Josephine Kaluwag. They never stop from learning. That's why they try to actually listen to what I'm saying here, because they want to know what they can actually pick up from me. So, yan ang maganda sa mga katulad nila. They don't stop learning. And that's what we have to do with our children. Ang problema ng eskwelahan kasi, maganda naman yung intention ng eskwelahan. Ang problema kasi is, tinadtad natin ang mga bata ng mga bagay na kailangan nilang basahin, na sabay-sabay, na pag-aralan, na memorize. And somehow parang it was forced to them. Nawala yung love to learn on their own. Parang they were just forced. Pag napuwersa isang tao, katulad ko, I grew up in that kind of an environment in school. I was forced to read a lot of things. And then, ito nga, mind you, the literacy rate of the Philippines, of our people, really is high. Mataas tayo among others in the world, especially in Asia. I think we're the highest in terms of literacy. Now, the thing here is, bakit sa comprehension wala? Kasi hindi natin naiintindihan. Yes, we know how to read, but we never bothered to learn what we are reading or to find out what we are reading about. Why? Because in school, ang importante lang is, ano yung bibigay sa test? Okay, basahin, memorize them, yun na lang. And wala yung love for reading. So, sabi ko nga, you don't have to go to school, really. You have to just learn how to love learning, and then ang dami mo nang pwedeng pag-aralan sa internet. They're all there. If you want books, they're all in Amazon. If you want some videos, mga learning classes, nandyan sa YouTube, nandyan lahat. So what else can you ask for? Like me, I always learn a lot of new subjects every day. I always make time to learn. I mean, find time to learn new things. So yan, importante, kailangan natin ginagawa, no? All right. So as I continue, the basic instinct of humanity is the expression of every human or human's true identity. The basic instinct of humanity is the expression of every human's true identity, which is what? Divinity. Divinity. It's not survival. Ang basic instinct, akala natin, survival. No. Bakit divinity? Being divine, being godly. Remember, kunyari, may nasusunog na building at may narinig tayong iyak ng isang baby na nanggagaling doon sa isang gusali, no? Na kung saan ay nasusunog. Oh, ang tatalunin mo ba ay nako, ayoko yata pumunta, ayoko pasukin yan, baka masaktan ako, baka masunog ako, baka mamatay ako. Hindi eh. Remember, ang instinct kagad ng tao is to forget who he is or who she is and then run to save that baby. Di ba, ang daming heroes natin ganyan eh. Yung iba nga namatay na in doing it. Sabi, he was a hero when he tried to save the baby from being caught in the fire, or yung mga nalulunod, no? Imbes na malunod yung taong sinasagip nila, sila ay nalunod. And they became heroes as well. And they forgot who they are. They never bothered to find out, to say na, ay, ayoko, baka ako malunod dyan, or ako. No, they just jumped into the water and then tried to save that person. And that is our essence, that identity in us, divinity. And that is what we don't know or we had forgotten. So pag alam mo yan, alam mo na na maganda ang magiging buhay ng ating mundo, ang buhay natin sa mundo nito.
Yeah. So, eh, kita mo eh, what is, if you really understand what is going on now in our world, what is really wrong in our world? I will read to you some statistics. I don't know, mga 4 years ago to, pero I don't know if this is still true or 3 years ago to. Our economic, our, ito na, aside from, mamaya ko na sabihin yung statistics, pero this is what is wrong with our systems. Our political system have produced continual disagreement and disarray. Kadalasan, away lang ang away sa politika at saka kaguluhan. That is what our political systems have produced. Worldwide and not only in the Philippines. Our economic system have produced increasing poverty and massive economic inequality. That is worldwide. I'm reading this, I got this from the book 4 of Conversations with God. Our health care systems are not doing enough to eliminate inequality of access to modern medicines and healthcare services. Totoo ito, nangyari ito, na-experience natin ito ngayon. Our healthcare systems are not doing enough to eliminate inequality of access to modern medicines and healthcare services. Mamahal ng mga gamot na kailangan ng ating mga kababayan, no? Ang mga nakakakuha lang ay mga may pera, eh, mga iba wala. Of course, may generic nga ngayon, pero still, wala pa rin. Our spiritual systems have, in too many ways and too many places, produced bitter righteousness, shocking intolerance, widespread anger, deep-seated hatred, and self-justified violence. And that is what our religions created. Sayang. And somehow, ay na, ang malungkot na nangyayari sa buhay natin. Kaya tumigil talaga ang nangyayari sa mundong ito eh. Practically, nothing was working anymore for us. Everything was not anymore to our advantage. It was all to our disadvantage. And so what happened? Sabi na nga, enough is enough. Tigilan natin to. Umpisa ulit tayo. Mag-reboot tayo ngayon. Let's reset everything that we had been doing. So, ang tanong nga dyan is, ano na ngayon? Anyway, ito yung statistics na sinasabi ko. Look at this. Because we can change, we cannot change things unless we know what it is that we want to change in us. So we have to really know exactly what we can change in us, what we want to really change. Especially to those, yung mga taong, ito sinasabi natin, see no evil, hear no evil, speak no evil. Mga sarado ang kanilang kanilang pag-iisip. Masama na. Maganda sana yung see no evil, hear no evil, speak no evil. Kaya lang, kung minsan, masyado ng sarado. Okay. Hindi na tayo flexible. Alright. Ito yung mga statistics. There are 1.5 billion people who do not have electricity in the world. 1.5 billion people na walang kuryente pa. In a modern world like now, 21st century, we have 1.6 billion people who do not have access to clean water. Wow. 1.6 billion na walang tubig na malinis na pwede lang mainom. We have 1.6 billion we have 2.5 billion people who do not have toilets. Totoo yan. Dito lang sa Pilipinas, ang dami-dami niyan, walang toilet. 2.5 billion people. 19,000 children die each day. Every day yan, 19,000 children
die in, I mean, each day from preventable health issues, ha? Yung pwede nang prevent dahil may mga vaccine na rito. Ano yung mga sickness na yon? Malaria, diarrhea, and pneumonia. And dito nga sa Pilipinas, pneumonia is still our number one killer. Ha? Kung talang, ano yan? I mean, bakit tayo ganyan? Ang dami na natin mga gamot dyan. Well, I always say it's not exactly because of the environment. It is because nakakahawa itong mga bagay na nakakuha natin na sakit. Sa akin kasi, it's all about our mindset. It's all about our way of thinking. Because everything starts in our mind, in our thoughts. Yan. 650 children every day. And I'm sorry, 650 children every hour worldwide die of starvation. Gutom. Walang makain. 650 children every hour die of starvation. In this 21st century, ano? So talagang nakita natin, bakit? Ano ito? Ano nangyari sa mundo natin? Ha? And somehow, ilan lang talaga yung may kaya. And just 85 people of the world's richest people hold more or less the wealth that we have, I mean that there is in this world, more than 3.5 billion people. Pinagsama-sama mo yung ano yung pag-aari ng 3.5 billion people, yung 85 people lang na yun, that's how much they have. And somehow, parang, wow, grabe. Ano na ito? So, grado ba kayong gusto ba natin itong mundo na ito na i-continue natin? And tapos sabihin natin, pagbalik ng, pag naging normal na ulit tayo, ano normal? Ito na ngayon, nakikita natin normal na nangyari. And this is not supposed to be normal. And this is not supposed to be happening. And this is where I am at in trying to awaken people. I am actually appealing to everyone. Magkaisa tayo. You may have your own basic religion for that matter, na paniniwala mo, wala problema dyan. As long as tingnan mo na lang yung mga magagawa mong mga pagbabago sa buhay mo. Kasi kung may mga ibang kaalaman mo sa pag-practice mo ng religion mo is not helping you, why are you still doing it? Maybe you can still be a part of that religion, pero you can now change some ways of doing it or believing some things in it. Hindi ko naman sinasabing you leave your religion. Wala akong ganyan. I am for oneness. Kaya lang nga, we have to correct the kind of notion of who God is. Because doon pa lang, doon tayo nagkaroon ng malaking problema. And that is exactly the reason why we are now experiencing all these problems. Because in as much as God would want to help us, remember, He gave us free will. He will not do anything. He cannot do anything. Because it is now in our hands. Nasa atin ang bola. What to do with it? And somehow, gagabayan tayo ni God. Because that God that I'm talking about is also in us. And that is exactly what we have now. That power, that divine power. And this is something that we really now have to do now. Let's start awakening everyone. Let's start making people be aware of who they are, what they really are like. We are spiritual beings having a human experience. And with that, I'd like to say thank you for really keeping me company again in this particular class of our Kamalayan Lifelong Learning Center, of our class, Kamalayan Learning Alternative Success System. So with that, I'd like to say
magandang Kamalayan ulit sa inyong lahat.